Chill at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Inke kayong kayantabe, lulugod at magmasabal. Palabungan tamo kening programang makiramdam at magparamdam. Like ko, love ka. Kaya pebengin ng Diyos po kaya kayong aninipuy, Kuya Marvin at makayantabe kayo pamorin po King DWBL 91.9 Bright FM. Ing radio station ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po kayong kakatamong special episode yan, December 24, Christmas episode ng programa ng Archdiocesan Council of the Laity ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Ing Like Ko, Love Ka, programang makiramdam at magparamdam. Abayan nyo kami po kayong netong oras sa kwentuhan patungkol ka rin miyayaliwang tigagap at kayawsan da rin kapatid tamong like ko o ringaw sa tamong kalike ko. Ayan, no? Ngayon ipong gatpanapo niya, kaya abe ako lapurin kakatamong kaya be king Zoom yan. Umunang diling ka na akong co-host yan ni Kong James all the way from Kong James Chapel of the Holy Eucharist. Yun, no? At yun po king chapel ngayon ng oras ay ni. At panayan na po yung Pasko king chapel of the Holy Eucharist. Kong James, may ka pang maya po oras ka rin kaya katamo. Maya po oras po kaya kayungan. Kalike ko. Masayang Pasko po kaya kayungan. Diyang Advent pa po pero Merry Christmas na rin po kaya kayo nga. Yan, king mapila na pinandit Kong James na 24 taon na ngayon. So pinapinandit ka niyan. Pasko na. Ayan. Actually, atyutan na king Kai. Nangawas ka ni Tita Adele. Anticipated na yun. Anticipated na. Putang bakya, simba 30 ko. Minutes. Yan. In 30 minutes. Christmas noreng den readings. Yan. Wow. Okay. So, siyempre, magpakilala yung kaya katamong Suki. I think, nung ngayon, pangadwa, pangatlo na nang pamag-guest kaya katamong Tita Adele. Or pangapat, I'm not sure, Tita. Mamugya ka pa mo po, kaya katama, kiramdam. Umayo, pagkat panapon po, ako po yung Sister Adele, kini po King San Vicente Ferrer, Parish Kalulut, yung Parish Priscil po, iamong Jess, Jesus Manaba Jr. Imbinye na pong obra ka na akong among ngayon, maniba niyang mibalik na akong mag-face-to-face kin parokya. Ako na po kanoing mag-handle king biblical apostolate. Wow. Ampong umpisan mi na po kaning BEC, malambat na yung manahing BEC mi. Ay, o, diba? Kaburi ko, yes, diba? Yes, yes. Po, output niya po ng retreat tamo niya po. Yes. Oh, may kami muha tayong may cascade kitang karetang talks ng BEC. May re-echo ko karen bisang wow. Makiramdam. Wow. O, diba? Wow. Kasanting doretang kaya katamong talks. Maragol ko pin pasalamat kanita at chula rin ka na akong president mga couple president ampong treasurer at chula ka rin kitang kaya katamong ACL anya masaya kami umpisan binayakan no. Wow, very nice. Wow. Masanting yung regalo king Pasko yan. Regalo king Pasko, sinabi mo pa. Pamamugay ka rin ama no, ng apong Ginoon. Eh. Kaya ka rin. Wow, regalo yung maratulian. Apostolate. Wow. And at the same time, kaya pamagumpisa na ulit ning kaya kayong BEC. Kaya paro. Yes. So, hindi nang tala pong maya po oras rin. Kaya katamong kapatid King Kalulut. At syempre rin, taga Santana, buri ko lang namang i-greet. Na, yes. Merry Christmas. Yan. At makasaya na nung ka rin in gulot na ning milabas ang pandemya ni kita no rin ang miyayaliwang lupa na ning Pasko ngayon. Siyempre, bayo tayo umpisa ning kaya katamong episode ngayon ng Bengin. Eh. Reta pong bisang manalbe kaya kami via YouTube. Pwede kaya pong pantunan keng ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 91.9 FM. O kaya naman po keng Facebook, pwede kaya pong panalben. Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or king www.facebook.com
www.bwbl91.9.com/official.asfradios. Via Twitter, pwede rin pantunan DWBL91.9 Bright FM ang username at radio_ASF at king Instagram po DWBL91.9 Bright FM ang username at ASF Radios. So kareta pong manantabi kaya kami ni Akaremi Ayaliwa at ang pong programa IL Benula po king YouTube, king Facebook at syempre pwede kayo pong panayan at tantabayanan na rin. May ayaliw ang schedule na rin kaya katamang programa. King Radyo, King Twitter at King Instagram. So bayo tayo po umpisa ng kaya katamang special episode niya ng Beng. Inaagkatan kaya po Kong James Pasamonte. Bankanita, panimuna na katamu kaya ang pamuklata pa na lang. Kong James. Okay. Let us all put ourselves po kaya presensya na po ng Ginoo. Sa ngala ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mahabagin at mapagmahal, patawad po sa aming mga kahinaan at pagkulang. Salamat po sa biyaya ng paglilingkod sa media. May pabatid nawa namin sa mga taong pwedeng marating ng aming programa ang mensahe ng pag-asa at biyaya sa anumang kalagayan nila sa pamilya, man, komunidad at lipunan. Mangusap ka sa amin, samahan mo kami, mahal naming Panginoon, upang sa pamamagitan ng programang ito, may bunyag mo ang kahulugan ng mga nakikita at dinakikitang katotohanan sa buhay. Basbasan mo ang gabing ito upang tumago sa aming puso at isip ang bawat hibla ng aming karanasan. Sa lahat ng matatalakayin, gamitin mo ang host, resource persons, mga technical people na sangkot ngayon sa oras na ito upang may pahayag at may palaganap mo sa amin ang katotohanan at mabuting balita bilang gabay namin upang tubdin ang bawat hamon ng buhay sang naayon sa iyong kalooban. Mahal naming Birhen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama. Sa ngala ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Dakala salamat Kong James ne at syempre at saka may pamurin po ako po Kuya Marvin Kayantabe ng Kong James ating kakatamo pong resource person nga ni Tita Adela. Bankanta pisabihin niya iting special episode. Pero bayo tayo po isundin kakatamo kwentuhan ne. Balikan tayo mo po itang December 10 episode tamo. Nanungno ka rin pisabihin tayo itang kakatamo pang kapampangan. Yung titulo na ng kakatamo episode na ito is Kapampangan Ko Pagmaragol Ko. So, ikitaya po na nung makananong yung kaya katamong maging guest kanita, yung brother Robby Tantingco. The one and only Robby Tantingco. Ikinwento niya at bala mo prelude dyan naman ito kaya itang may labasan na episode nung nung rin yung pisabihan naman yung sinokwan. So, bala mo yung pangakwento da rin itang pangatatag na yung sinokwan at nung nung rin ni brother Robby Tantingco may gumpisaya mo kaya itang alayang idea at ngayon yung bala mo yung lugod na ning pangakapampangan at lugod keng, keng kapampangan may akit siya ka rin ang kwento na, at may kad may giya pong masanting episode dito na nung nuka rin yung kaya nakanta mo ngayon yun mas akilala di at mas ikit di nung makanano tayang dapat luguran yung pangakapampangan. Kung James, ano na rin ang takeaways mo kanita? Ako, paputot-putot keng pakiramdaman ta ne at chukukochi. Pero I made it the point na nang that night, talagang di pegumpisang keng pasibayo. Mm-hmm. I think yung key takeaway ka rin, because itapis sa sabiang tamang kapampangan, I think ang key takeaway ka ako itang luguran tayong kultura ta. Kapampangan ka, Ilocano ka, Bicolano ka, Tigami. What is important, we love our own culture. That's not mean nung kaluguran yung kultura mag-discriminate, nakakali. It's your identity eh. Binyanin yung ginupya ka yan eh. Sabi ko, pinpache, mag-toko ka rin investiture. Mm-hmm. Sabi ko ka rin kay Boy Scout. How can you love your country? How can you love others? And how can you love other people may man alugod din Ginoo at meto nga biyahin din niya ng pagkakapampangan ta. Mm-hmm. So, ay, Brico, tintapan take to Anita.
Yes, I think maybe sana naman natin kaya katamong guest kanta for a take two yan. Abangan tayo po yung tutugin ng pwedeng ikwento kasi dakal eh tangkeng pisa sabihan pa ang pamangan may ranop ta ng parapareho may ranop to. Oh, di ba kanya wa wa ako mag-ranop ko may ang kanito at may ranop kong bigla. At kanita nano kanita na isip-isipan kay na bala ko dati kwento ya mo kong James yung geographical identity na ni Kapampangan eh. Bala ko ano ito okaka OA yung kanta kasi San Fernando Tuawa, Betis at Bacolod, sakop ng Manila. Loko rin itang Bulacan na ako. Ngayon pala, yung katotamatotohanan, bala mo, nang minuna, ito yung Kapampangan region eh. Yung region 3 is the Kapampangan yes, region. Yes, the whole region 3 was Kapampangan region. Tarlac, a big part of Tarlac is Kapampangan. Kapampangan. Hanggang ngayon, Kapampangan na pa naman. Pero itang panga probinsyada, Tarlac nene. Pero itang aman nun ng Kapampangan region, it's the whole region. It's the whole Central Luzon. Yes. Marvin Buriken Twist, pati siya mag-second episode ta kanita. Total, yes, tayo Tita Adela yan. Hindi na lang tayo. Kasi abanggit na, dahil kami noon ng Mubispo, ay pari, baka niyan, Kapampangan lang. Ang pong revolutionaries, Kapampangan lang naman. Eh. Oh, diba? At ito, Tita Adela, siguro iabet tayo na naging role ng Kapampangan during those times of the martial law. Oh. Yeah, kento-tugi. I-reserva tayo kayong February yan. Pero kasi nag-guest tayo, Tita Adela, about martial law. Maybe tinamo naman kanito. Kaya pa man na kwento, pingawakan yung martial law. Pilipin niya. Eko po man may hapagkwentong masalese. Nung naning kagawang ko yung martial law. Di na tayo. Aro. Parang natapay kwento takeng rap. Wah, di nan tayo pumasanting ng kwento yan pero syempre dakala salamat kang brother Robbie Tanting. Parang piklat ne. At di na kaya naman maya pori si brother Irwin Kanda. Uling pegumpisan itang kwento na nung nuka rin. Makanta pala ne, makanta pala. At nang nilamasan award. Yes, yes. Maya pori kaya. Wah, may kwayang award eh, brother Irwin. Brother Nuko mo. Wah. At syempre, itang may labasang episode, itang replay na po ng Christmas episode ni last year. Nanungno ka rin, akakwento ko rin ni Ninong Banjo, ang papapoy. I-confer na ngayon po sabi na, atsula ka na rin kayang kamaganang niya ay nakatamaya bayan. But okay. Nonetheless, ne, Pasko eh. But nonetheless, ne, bibiyake rin po yung Maya po oras ka rin. Kaya itang maging episode ni last year. At napakaramdaman kayo ulit, nanungno ka rin. Wapin eh, napukasanting rin itang maging batuhan ng kwento kanito. At mas may excite kung ngayon eh. Pauli na ning pisabyan tayo yung Pasko. Yan. Pasko. Kaya beta naman din aliwata mong kaya bing Pasko ng Kong James at Pasko ng Tita Adela. Pero bayo po itan eh. Pututan tayo pa mo po yung kakatamong kwentuhan. Mag-break tamo pa mo po. Pakiramdaman tala rin mapila na pagnaka. Ali kayo po mama ko at kaya beda kayo. Huling iti yung programang makiramdam at magparamdam. Like ko, love ka. Love ka. Baka malam kong kapatid, King Kino. King Labio na po ni kapatid kong Aros Abispo, Most Reverend Florentino Labarias. Yatad kaya kayo yung mensahe na ning Pasko ang po ning Bayong Banua. Ing alanangang lugod ng ning Diyos, pepakit na kay katamu kapamilatan ng pamikatawan ng tao, yung kayang anak, yung ginutayin sa Kristo, amibayit ka rin King Belen, inyang Desyembre 25, King Meto nga lalabangan, King Kuweba rin animales ka rin King Belen. Panang ipakilala kay katamu, King ang giyang Diyos siya, pera bababa na yung sarili na para panandaman ng nano, yung panandaman ng taong makasalanan, matbud, alang akarapat, maasakit, ating kanser, alang pamayad kayong ospital, alang pagmatrikula kayong eskwela. Nano pata, i-Kristo, may bayit yan ang Pasko para ipakilala ng kayang solidaridad, karing kapatad ng tao. Muna yung panandaman nung nano yung Canaan, nung nano yung kasakitan, nung nano yung kapagsubukan. Nya kinumdan yung Pasko, dapat po kayong matula tamo. Ating tulang ito, metong yan tulang espiritual. Ayaman iba tingin kayong party, shopping, o
pamagkarol, o pamangan, bangketi, o kaya muntakin, muntaka rin. No. Ikalupa, bunin ng kabaldugan ng Pasko. Yapin ang Diyos, akakatas-katasan, ika upayari kang kayupayan, akabiasdan, ikan ng kabiasdan, peka lati-latina, ang sarili na king metong abingot, king babo are, karing king Bethlehem. Nya burina ning Ginoo nung nanoy tang binyen ng regalo kay katamo i yatad tan ng karing aliwa uling ing regalo na hanggang regalo ya ni Kristo nya nung i Kristo chiking puso tamo itamo naman maging metong tamong bendisyon blessing karing aliwa iti po yung malati yung kapatid i Monsignor Paciano Niceto Arzobispo Emerito ng San Fernando. Magbalik ya po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love God. Kaya abi ako pa mo rin po na kaya kakatamang special Christmas episode ngayong banwang 2022. Brother James, si Big Brother James Pasamonte, ating kakatamo pong resource person ngayong bengi, Tita Adela Obahan. Resource yan. Person talaga ya. Yes. Ika talaga. At siyempre po na kalupanan ni tanga banggit po nandin. This is a special episode. Nung no ka rin pipagkwentuhan tayo. Kalupanan itang sinabi ko bayo tamo may break nandin. Itang may labasan na episode last Saturday. It's the replay of the Christmas episode that we had last year. Pero nano yung pamialiwanan ng maging kwentuhan tamo ngayong bengi. Siguro yung pamialiwan na is kanita medyo stricto pa maningega na ganawalin. We are still under the pandemic na. At ngayon yung banwang 2022, yung Pasko tamo kakaiba niyo. Para ka na ako na, dininan kaya pong tituloy ni Kalikas na ning pandemya. So linikas ning pandemya. Dakal na po miyayaliwang maging aktibidades ngayon na kitang banwang metong nga talaga gawan. Kitang maging party na nung nuka rin ngayon yung banwang ngayon. Mas maluwag na la, dakan mo po rin mag-Christmas party. So, bayo tayo po elaborate pa rin ang miyayali ang mga aktibidades. Buli ko na lang mo kung kutnaan din kaya katamong kaya bengin-bengin niya. Makanano tayong pagmasusya ng Pasko ngayon. At nano laring maging pigagap tamo. Excuse me. Tamo at nano laring preparasyon tamo para kaya ting darating ang Pasko. Tita Adela. Well, ako siguro, puri ko nang balikan nitan dati kung dati ming gagawan for the past 20 years kening kaya kami eskwela ne it's more on spiritual preparation rather than material kasi anyang panahon na atuya pa ining eskwela ko den kana akong anak teachers ampong pengari mumu namin diling gagawan pangaras istong may lindog na ing advent season sadya mila ring anak mi para mangumpisan. Because of the call to repentance, they were imbida karing mapila na readings namo during the Advent season is that John the Baptist called to repentance to prepare the way of the Lord. So one way to prepare the way of the Lord for us, ne, kain ka na akong school community kanta, is to go to confession. Although we are preparing our first communicants, aliwa mo rin first communicants yung mangumpisal at makinabang. The whole school, even the parents and teachers, and us, of course. Ne? That is one. Luya kasi sangkap in kaya kami pa mag-prepare for Christmas season. Na, o, ito yung mumunan dili. Kadwang pa mag-prepare, nababalikan ko na naman ngayon, eh, mukha rin uli nga lang ng eskwela, eh, mukha rin kareng anak, kareng kanakong keng parokya, the prayer for intangible blessings. Kakuya yan eh. Prayer for intangible blessings. Siguro this is a counterculture na popropagate ko. Kasi bala mo, yung Pasko, Christmas season is being used for materialism, consumerism. September pa mo, deng malls, nanon na nga ning panagkata para mag-business. Pero tingan ako kanita, tuturo mi lang how to compose prayer. Prayer for intangible blessings. What are those intangible blessings? The fruits of the Spirit like hope, love, joy, and peace.
That ang four candles of the season of Advent, gagawa nilang prayer dito. And the third concept, the third element, katlong sangkap na ninyo kami preparasyon. We offer goods on the empty manger of Jesus. Ating kaming Advent ceremonies, nung nukarin at chuya ing manger, tapos ating hay. Nanong hay kayong kapampangan? Naare. So, we encourage our parents, our teachers, and students to offer goods, canned goods or abias, mayumu, i-offer ya to prepare the birth of Jesus ketang empty manger. Panay, itang ati pun mi, dagdagan mi, syempre, dagdagan na ni PTA, dagdagan po, mangawa kaming bags of goods and we give it to the poorest of the poor. So, luyang sangkap, ne, conversion, repentance, kadua, prayer for intangible blessings to counter culture, the materialism and consumerism in the world. And of course, we have to look, we have to find Jesus in the poor, being born in our poor brothers and sisters. O ito yung sangkap na nin kaya kaming pamag-prepare as a community. At syempre, potang magbakasyonoring anak, encourage mi lang magsimbambengi, complete one niya yung simbambengi, which I am doing it now. At ako mag-serve ko kareng simbambengi, simbambengi as a lector. Complete one niya. So, makanya nang gawa akong preparasyon. Although physically, kaning surroundings, syempre ating Christmas lights, ne? Uling, for me, the Belen and the Christmas lights are the most meaningful symbolism of Christmas. Ating pong Belen, ating pong Christmas lights. So, ito mo. Tita Adel, may kaadwang ting habang makiramdam ko kaya ka. Awa. Tamungo ng ting itang confession. Yes. Yan ni Kumo ang realize niya. Itang confession, you're always focusing during Lent. Uh-huh. Pero Advent, uh-huh, very minimal eh. Minimal. Pero kasanting sana itan eh. Kasi itang ting ko ka rin kasi remember kareta readings na mo, kareta ni Simbang Bengi, pinagtalang binang besit binanggit rin retang mabuktot. Eh dapat may buktot lang. Uh-huh. Eh, but in Mary itself, may prepare yung itang womb na malinis. Malinis. For uh-huh. the Christ niya. Pero tayo in-emphasize ng confession niya. Yes. One, yes. Itang second thing, kota ko niya ang closing. For me kasi, actually, mo, wala mo yung ingit ko kaya itang kwento ng Tita Adela na aga na nga kaya itang kantang ng Pasko kakanta. Yan niya bang Pasko ito? Kanta niya. Kanta niya pa. Yeah, that's the... Correct yan. Ewari, Advent yan Akin ni John the Baptist. Wow. Diba? Ligaya ng ginawa. That's it's, correct. It's that's really, my point. A very eye-opener. Kaya katam yes. Siguro nanuno ka rin eh. Mas madalas rin gagawan tamong kumpisa lang bayan. Ito na yan. Kumpisa lang bayan. Wow. Neng bayan datang ng Lent. Ay, na makabukulat na yung Lent na palapit ng Holy Week. Pero oo. It is really a holy night, di ba? Nung nungari, kailangan sana pure yari ng kakatamong puso. Pauli na siguro naman itang idea na nung nungari ng Pasko, mas maganahan ng ano rin tao. Pauli na ni Mamiela, bala mo yapin na itang maging symbolism na nitang act of charity na gagawa. Pero kalingwan tamo. That's one part. Eh, tayo pwedeng ilako ito. Pero, na mong Tita Adela na kailangan pamaglinis pilubluban to purify our inner selves and we need to go to confession. Makalungkot mo pin ngayon the past, kaluta na yata ang Pasko ng makapandemic, kaluta na yung Pasko ng na tama kapag-confess, uling na pinin social na, no? Distancing. Distancing. Tama kapunta ka rin kumpisyonaryo. Pero sana ibalik
may balik na. Maski na, two times a year, Advent and Lent, we go to confession. Even if during the ordinary days, sasasabi tamo, wala na ako mang kasalanan, sisimba na ako man. But no, we have to clean. Ninuwaring may kakasalan, and kahit misip ka mo about your fellow co-worker or somebody in your community, maglinis tamo kitang makanitang kahit. Bangganda po itang mag-communion tamo, neng simpambengi, yan po ang Pasko, malinis yan talaga yung, yung paglugalanan ng yes. Ginuging puso yes. tamo. Wow. Kasanting natin like, pag ano kayo ta? Like pong pagkakayaliwa ito, tampo ito mag-prepare ka for Christmas, tambla, maglinis ka naman bali. Oh, yes. Yeah. That's the symbolism. When you clean your house, ne, there is you a house. Your soul. Yes, there is a sacred place in your heart. You have to clean that too. O nung din simbahan tamo, din chapel tamo, maglinis la. Bayo do ka din Christmas decors in Belen, ang foreign din parol. Lilinisan la. Di tamo man, yung puso tamo. Sagrado ya at Chuya Kenny nga pong ginumagdaton niya Ken, linisan tayo. Lako, tara rin sukal. Sukal. Nino mo rin dadalan keng makanyan as we go along in our life. At yung tamong, mo piyat yan, makaisip kang nga masanting or makasampit kang nga masanting, di ba? Something na ning word na kapampahan, eh, may balik pa kaya kapampahan. Itang sukal niya. Sukal. Sukalalog niya. Oh, yes. Itang makanito. So, ikalo pa Tagalog. Sama na loob. Sama. So, ini sukal. Kalat. Kalat. Oh, niya. Diba? Nandin tita Adela, banggit mo na larin dito ang yayaliwang lupa na nanaman ng Pasko na itang anong mo pa rin na salike ni, salika rin, manipong kang regalo kini, manipong kalaga. Pero sasabihan da, ning papasko yung balo, nung chinempo da talaga ni, ngayon nila darating ng 13-month pay kasi. Correct. Kay ba din, aliliwang Christmas bonus or retang aliwa pang year-ender bonus na pamieda ka rin empleyado na nung nuka rin. Bala mo, maya ni nga gana-gana. So, nano la kaya rin masating tamong maging pag-anakan eh, na mekad sa sabihan dahi, ting peka mga gastos sa bulan. Dapat peka mayan naman yung pamanyan ang darin pera. Ano kaya yung pwede itang pag-anaka ka rin kaya katamong kalay ko? Na, pero para ka na ako, tutu naman na mayan na rin pera ng Disyembre. Ang gyang ding SSS pensioner kalupa ko at yung kami 13th month. O, wow! Diba? Tutu ito. Pero balo mo, this is also a blessing for me. Ne? Ko-consider ko lang naman blessing din 30th month bonus sa rin to do good to other people. E mukabod na yung sarili yung panyali. Ne? Yung sarili yung panyali. Pero di rin na kang pagkataon ng tao ni nga pong kinuna, oy ne, biyaya yung tinggap mo. E may, tanggapan may karanggama, e may sasarang gama mo. Kailangan, it's already an opportunity to give, to share to others, especially to the poor, to the poorest of the poor, and titipon tamong grasya kimbanua. Eh, but suntinggap me in ako, suntinggap ka na akong 30th month, aliway tang sali kong makanyan, sali kong para sarili. Oh no! Oita, anda simba ako, manyobri ko kay para keng na no pamaskong Belena na ning pisamban di ba pangating kang a contribute keng pamaskong Belen pamiela karetang kalulo kasi potam bengi is 24 bengi kay ba tamong sinimba sigurado ka ba na alang pamilyang alang ulyan ne alang pamilyang alang kanan ito mga anyan ne so sana may kapamieta na nung 24 bengi ni kareng mga labas sa bengi may kapamieta ng itang pwede dang ipang Noche Buena mo naman din kaya katamong kapatid. Na bengi, pauli kami ni JR. Akakit ko rin ang kapatid king kitang Del Rosario Junction. At bengi, natin pang magpalimus kareng kotse po tang mag-stoplight. Ne. May nga po tang mga aksidente la rin. At magpalimus la pa bengi na alas 9, alas 10. Tapang maanyan. So these people na kailangan tamong tinan dignidad. Para ka na ako, nung dakal ka pera ngayon in December, dinanggap kang ka 13th month, aba, these are already blessings to do good
to other people. And when we do good, ita mo mismo, balang galang ila mo misaw pandit ang dininan, ika mismo, sinopanda kang gawang makagawang kabanalan, kagandahang loobanan. And we are having treasure in heaven by so doing with our 13th month. O, di ba? Tita Adela, ikaw te trigger ni pag-aktivista mo. Binanggit mo yung SSS. Pareho ka sa aktivista kanya, kapatid. Binanggit mo yung SSS sa tingkurugungaga na katuloy. Alin mo na pa Pasko mo pero itang point mo tita itang you give it to others pero apansin mo na madalas kareta mong kumisa minya kalimus kareta kendalan madalas it's not always but madalas kipag gawanda lalo nung pamangan yung bimya mo edo man busa edo sa likod. Ipa-share ay akakit ko yan. Idakere, yeah. Kareta nga liwa pang at sukendalan. Lalo na pa che, sandwich mo, imbinye mo, ne? Mm-hmm. Akakit ko yan, kapatad. Mm-hmm. Wow. Yes. Anang kanya manakitit ng anti kanito? Yes. Anti mo po ng kapindanta na Friday. Aba, retang Boy Scouts me. Yang ngalek talang pialu nga, yang ngalek talang. Pamiya ka street children, ang poretang children kin, yatang king hospital ni Angeles. So, ilang mismo balo ko naman, magkasakit la naman. But they also had a program na, ya magkasakit kami mo naman kay Bier, we can still give. Hanapin, you give until it hurts. Until it bleeds, it hurts. Kanita. Yeah, pen, yeah. Kasi pen. Portion of you give it away. Balo mo kailangan niya. But you still give and I think that's the true essence of giving. Actually, ako yung meron ka rin maging akagisnag ko napin man netang ning Pasko ni. Akagit ko talaga detang ing pamamiya da rin tao talagang generous ka. Very generous la nung mo ka rin. Agad ang sabihan, may gobra akong paban mo, ban kanita, tipunan ko rin yung pamiyahon yung Pasko. Balamit ang, it's a joy of giving, ne? Yes. A joy of sharing what you have. Ne? Pero siguro yung pag-anakanan yung Pasko niya ni Kiyakatamo, uling, para ka na ako, ne? It's kakaibang Pasko, uling linikas ng pandemya. Pandemya. Genasan tamo nung makanano yung karanasan under pandemic. Smart giving. Akakit kong... Sorry. Minum ka pa, anak. Minum ka pa. Smart giving yung akakit kong essence na ni Pasko ngayon. Smart in a sense na pag-isipan mo yan. Luxurious siya ba or talagang makasawp yan? Luxurious siya ba o talagang panahon niya na nung luka rin talagang IBM? Kalupa darating example na kong James na datang... many po lang pialungan before they are luxurious kasi may biyela karela. But it is a smart giving now kasi you share it to those people na balo mong magkasakit lang makapanipon makanitang pialungan. Keng mismong pamilya do uling at ilang aliwang maging pigastosan. Pigastosan. Mas importanteng pigastosan. Pero itang from being a luxurious toy kitang anak, megiyang special gift karetang mas mga ilang. Waman materialya, waman aliya pamangan, pero itang maging joy na nitang makatanggap ketang toy ay ito, aliwaya. Waman, gamit ne, pero it will bring new joy ketang anak na atin palang pag-asa ng Pasko. Uling atanggap ke, itang pialo nga na buri kong atanggap. And that goes to all, ne, nanunuka rin na datang 13 month pay natinggap da balo tamo they will give joy to the family na makasali ang bayong mahalan ng anak na makasali ang hamunado ne. Sabi na ning katuwang ko nandin kailangan kong magkahamunado ana kasi aliway Pasko nung ating katamo hamunado ana kasi para kaya it's the time for us to get hamunado kasi Pasko pinandit ka nan minaya kanya nitang
ikwa na nga muna doon anong nung karine. So, yako, in takeaway ko kaya itong paman niya na itong daretang blessing nga rete, it's the smart sharing. Smart sharing. The smart sharing na nung nung karine. Magiyang mas meaningful. Aliya mo, giveaway, something like that. Kung game, sa tika nga maano? May another thing na no. Putaga lang ako sa inyo na akong ting kanyan. Ting. Kung ting. Sige. Try niya. Reflect niya muna. Itang God the Father. Yan mismo bimiyan ng anak na. Yes. Knowing yes. It's that yung anak na mag-suffer yun. Correct. How painful that will be. Niya. Okay, but sasabihan tamo giving. Siyempre, ng katam ka generous sa luwal ng bale. But sometimes ne kuminsan makalungkot. It happens ne. Tamong kita mismo Katoliko, Kristiyano, kuminsan retang kaya betak yung bale. Eh, but akakalingwan tala po. Ne, akakalingwan tala. Yeah, dininan mong regalo. But sana we give them also time muli Karela. Mm-hmm. Para they celebrate their Christmas. Yes. I think it's more than giving them something material, but itang joy na, at yun na kaya man, pwede ka muli kaya kayo, makanyan. Okay. That's what we did. itang makanita mo. Yeah. Yes. Or pwede ka. Sige, continue. Kaya ba, isipan mo itang kasi, pauling kitang comfort ni Kenny, alam mag-ladistinggan, alam mo. But you know, yes. You're so generous outside your house. Mm-hmm. But sometimes, inside your house, kaya bimbali for the whole year, eh may aspire itang one night. Yes. Eh may aspire ka ba niyan? Yeah. Wow. Balo mo kon, James, ha? Gawamin na yan. Peke sabihan ko na yun yung kayabe mi pala. Wow. Uling minda na rin ni nga beko pala eh. Uling ako pili kayo niya tingkong kayabe, minda. Sinda sabihan ko nala, pwede kong muli kayo 24, karing pamilyayo o rin Pasko. Uling yung Pasko, pampamilyaya. Pwede kayo muli. O magbalik kayo 26 na eh ako kaya. Tula na. O tsao, pangawa na akong kay Ukalam, all alayang ubi. Wow. Payuyam ako, anong say mo? Wanyad. Tumalapit ka mo, Kong James. Payatalanda ko. O siya, gagawa yung alayang dalanan ubi. Dalanan me, Kong James, at chuka kalulot, at chuka hinche. Kulingan niyang minulila king Villa Maria, ana nga mong Jess, kaya naman kaya beya mong Jess na kapatid na kulot. Ana nga mong Jess, pagdala mo kong ubi po, tang tipa kaya na. Ay, yan. Ako man ako. Oy, tatuluto na. Muli lang bukas, pero luluto na ng enitang alayang upi. Yan. Nung malapit kayo man, mga dua, padalan na kayo. Kasi itang mong gesture, ita. Yes. Itang muli ka kayo pamilya mo. And Christmas is the first holy family. Yes. Yeah, okay, yan. And yan, yung siguring hamon kaya katamo itang every family should be a holy family. Yes, yes. Don bagay, ako naman, ingayisip ko ko, James, nung yan naman, komportable naman kayong bale, yun na kaya be na kayo mo naman. It's either para tangano rin kayang pamilya at nabi-abi ako yung mag-sell. Correct. Ay, wating kong kilalang makanyan. Ating kong kilala, Dr. Hacker. Christmas in-invite na rin ang pamilya na nito. Kanila may celebrate kaya yes. Pwede mo Valero. Taming lang ating aginaldo, di ba? Kasi ito na lang rin. I think it's more than the aginaldo. Yes, it's yes, treating yes. them as family. As family. Yes, that's kasi the making, okay, but, sabi mo, akit niya pa ito, Dr. Hacker, kaya tag Silviano pa. Wow. Oh. Itang sort of no. Itang makanita. And that's very itang simple bagay nga ita, mamiyaya talaga yes. Tula. Yes. Totoo ito, ne? Panggit mo na lang rin, itang miyaya liwang celebration. Eh. Ngayon yung pandemic, ikita na lang mo naman, ne? Itang miyaya liwang reunions, miyaya liwang Christmas party. As a celebrate na lang rin ngayon. With syempre, atinta pa mo rin limited protocols na tutukyanan na nung karinip. Pero
Christmas is also time for us to make reunions. Retret ang panahon na retang yun, denking ibat king abroad, mamanulila, at mga warin. Balamit ang aman ng Kong James na din, there is no place like home na nungo ka rin. Sa celebrate tayo talaga yung Pasko. And indeed, ngayong 2022, dinina na nakatamang panibayang pagkakas nga pong ginup to really celebrate Christmas as one big family na alang takot, pwedeng medyo may pangawol, mga something like that. Kong James. Something na sinabi mo, another thing. Ting-ting-ting-ting-ting-ting. Ali, kasi reunion. Kasi, lewe mo na yan. Reunion, permission. Then, mika-class. Yes, family, yes. Yeah. But also, there are reunions of old hurts. Yes, yes. But, you know, Christmas gives me, kuminsan retang magluwat ng emi sa sabi. Yan nila may sabi. Yes, yes. Tamang yes. Simple greeting of Merry Christmas. Yes. Mag-umpisa niyan this kayo. Kamusta na ko? Yes, yes, yes. Eh, ba't yes. Niya? Kaya ba't? Ano mamilyari, pwede mo kalimuanta na. At yan nga timpang detox of hurt, tayo mo naman nalakot totally. Yes, yes. But I think na this season, siguro niya gawa na yung Ginoo. At yan sa Bienda, retang Emanuela, syempre, commercial kaya yan, business. But yes, I think no, the reality is, sabi na siguro yung Ginoo, in season I need, this will be a season na pwedeng mag-reconcile kayo. Yes, yes. Sabi natin po ni Tamay, itong kung kakilala niya, it's forgiveness is never a feeling, it is a decision. Yes. And somehow, ngayong panahon na ng Pasko, makapag-desisyon tamo uli, siguro manyang po kaking lugod, manyang po kaking ganaka. Alam ko niya, daramdaman. Baka mag-desisyon tamo na nung nuka rin. Ating pamurin siguro, pero I am deciding now to clean my heart. Yan, sabi at I am deciding to let that prisoner free, and that is me. May imprison niya ka na ako itang sukalalub, may imprison niya ka na ako itang kamwa. Ngayon, palayaan ko na yung sarili ko pareto. Ngayon, yes. Kaya I appreciate masalese yung kaya katamong liturgical calendar. Mm-hmm. Wow, sasabihan mo, Tom James, na during Lent, we are given again, we are being reminded again to clean ourselves, to meditate on the passion, death, and resurrection of our Lord. Mm-hmm. During Christmas season, again, we are being reminded, makanano tayang apal to, in lugod na ningapong Ginoo. Makanano tayang live out in being children of God, God's children, to be dignified in our being God's identity as God's children. Here is again another season, the Christmas season. Bangkanita, apal to tayo talaga itang lugod. Itang kalingwan may sarili mo, may sarili na ng blessing mo, kasi uling lulubya keng isip tamo itang ngapong Ginoo. Binye na yung sarili ng anak, ang yang sarili na yung anak, pero balo nang magkasakit siya. Pero binye na po mo rin kaya katamo sa gift. Itamumang tularan tayo ito. Pakyapusan tamo itang maluwalas keng lub, ating lugod apamamye, e mo ka rin makabalik keng kaya katamong binye, exchange gift, mga ka rin party, ababalik na itang binye tamo. What good is that, ng Jesus kanita, ne? Pero nung ngayibye mo, karetang, e makapagbalik keka, ketang binye mo, oy nga pong Ginoo, yung magbalik kay yung manyukli kaya ka, yung ribalik kaya ka, kaya tambinye mo. Uling, itang moment, itang joy that you feel deep within is already a blessing, it's already a grace. Ako akalingwan itang comment na retang parents ko, anyang tiki kulating Bidya Maria, para ila mismo ing mag-abot karetang bags of goods, karing kapatid tamo. Anyang kauli ni Kenny, sabi niya, ay kanyaman pala, Dok, ara ka on. The spirit of Christmas is sabi niya, alayang kalupa ing pakiramdam da ka nung ngayon. Paskong iti, uling na nitang sangkap ay ta ng karelang preparasyon. Tang sangkap na mamye na ema na yung kapalit. Yes. Ngayon ako na yung kay, na no, exchange gift ako. O te tamo mamye, karetang etamo, eta katamo asok yan, eta abalik, yung kaya katamong babye ako. So ito, deep within us, there is already the feeling of
ng kanyaman, eh, mga saling pera, itang antikanitang feeling. Nyavin, may kumpisa ako na din, Kong James, ng our liturgical calendar, Lent, and Advent and Christmas. Makanano tayo mong ngayon, I appreciate yan eh. Talagang ikay katamong pangatao. Talagang sasamas na nakatamo ni Ngapong Ginoo. Pabanala nakatamo ki Ngapong Ginoo. The whole year round of our liturgical calendar. Totoo lang, gabanggit niya Tita Del, itang liturgical calendar. Ne? We have around 4 weeks of Advent, yes. Around 2-3 weeks of Christmas, 40 days of Lent, and then around 5 weeks of Easter. Ne? Yes. But sasabihan ng sin Ginoo, majority it's on the ordinary time, kaya beyo ko. Oh yes. It's live it during out this during ordinary time. Kaya beyo ko. Pero kitang ordinary time ay ta, we have certain feasts na gagawan. Yes. Ang bala mo, sinabi na, atin tayo mag-outing tamo. We go for a retreat. We go for recollection. Yes. Either Advent yan or Lent. Uh-huh. And mag-celebrate tamo kasi dintang kuminuna. But mag-celebrate tamo pa si Bayo kaya tam pamasubli kumedya. Pero don't forget, I am with you during the ordinary season. Yes, yes. Halo ko din naman metong kung, metong contain ko is karetang season sa reta ne. Ikatamo ka ng Katoliko, mas didinan tayong pansining Advent more than the Christmas season. Uh-huh. Mas didinan tayong bala mo highlighting Lent more than the Easter one. Then anong mo ka rin? Potang Easter ka no. Kaya ba't naning Easter Sunday? Balang panamdaman tamo. Balang part na nining ordinary time. Pero let us also give highlight ka rin tamo. Mga nita. Yan siguro yung itang highlight na ano yung highlight na ning Christmas kaya katamo. It's not just the Simbambeng and the Midnight Mass that we will have later this night, ne? But it is the season, ne? It's another season of masanting yung pag-celebrate. Metong pong buri kong i-highlight mo rin, it's the personal and the spiritual. Not just the preparation, but the celebration after the preparation. Let's celebrate the goodness. Let's celebrate love. Let's celebrate culture of Kapampangan after the Midnight Mass that we will have later tonight ne. Sana po tuloy-tuloy ya. And it's not just a single day, it's a season, it's not just a single moment, but it is a life that we will going to celebrate. Bala mo, uling siyempre ako po ating kung anak malatine itang siguro nyaman yan po kaking joy pauli na ning po tangating kang dinatang anak talaga na it's a very different feeling na nung nuka rin panandaman mo talagang saya. Waman na puyat kapot ang sesend mo. Pero it's the joy. Siguro mga tayo itang joy alalakuan na ng baby Jesus kaya katamo na kailangan tamong i-celebrate. Okay, so may pakabay po yung kwentuhan tamo. Eh. Mag-break tamo pa mo. Siguro, mga isnawa tamo bagyan. Pota ako mag another thing kaya. Tapos mabi mo kaya Martin. Detang ting. Mag-ring na, eh. Mag-break tamo pa siguro. Eh. Pakiramdaman tala rin mga pila ng pag-anak. Tali kayo po mama ko. Uling kaya beda kayo. Uling iti yung programang makiramdam at magparandam. Kong James. Like ko, love ka. Kakaluguran ing radyo ning Archdiocese ng San Fernando Pampanga DWBL 91.9 Bright FM malugod na naramang tatanggapan ring kasaupan aboriyong ipayabot deti maragul lang asaw king pamanyundo ning kakatamong misyon ning pamagpalaganap king maya pabalita ning Ginoo kapamilatan ning radyo kambay ning kapasalamatan king kaya kayong ganaka, babye milaki kayong ngeni, ring paralan, ban miras na king radyo, ring kaya kayong kasaupan, king BPI, account number 88100120-49, ang maki-account name, RCASF 91.9 Bright FM, king BDO, account number 00629801, 7632 ang maki account name The Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Dakal pong salamat at ing Ginoo aga sana kayo sana ingke kayong ganaka.
Magbalik yan po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. At kaya ba tayo pamurin po. Kaya kita mong special Christmas episode i Big Brother James at saka Tita Adela Ombahan. At may pagkwento tamo po nandin niya about karetang kaya kita mong maging preparation kaya kita mong kapaskuan. At bayo tamo po mag break. At inya po sinabi Big Brother James. Leta pong ting-ting experience ting-ting. Na. Or ting-ting ng ending. Ali, kasi sinabi ng... Nabi mo na din ko, Marvin, tang siyempre ako naman balo yan, ako pamikayanak niya. itang birth niya. Kasi, you know, potang mid-start ng bell, Merry Christmas, yan, palapit ni Jesus. Ano pa nga, 26? Eh na Merry Christmas, Happy New Year, Ara. Yeah, it's still Christmas. Makananitang ting ko pa rin. Uh-huh. Ang pagkabait na niya, kung example ni anak na Marvin, ang pong, siguro, anak ni Tito. Ano bait lang? Eh naman mawala pa nga 26. yes, aligyan. It's still Merry Nativity, Merry Child, at chuya pa po yung Christmas season. Eh, tampo sa asawa mag Merry Christmas. Yes. Eh, po, eh tayo po pa malagwa ng tang Happy New Year. Correct. Uh-oh. At saka, Kon James, kailangan, that ang tutuking solemnity, eh tayo kakalingwan, tang baptism of the Lord, Holy Family, ne? Ang Mary, the Mother of God. Yes, etala kakalingwan din. Kaso pinitang January 1, nengkay, sa halip na ma-focus sa mo kay Motherhood of Mary, in masa-celebrate itang New Year, ne? Wow. But the real celebration is on the Motherhood of Mary. Siguro. It's similar kaya itang reflection ng ko Marvin nandin. Siguro itang part ay itang motherhood of the mother. Yung asawa ng Kuya Marvin. But it's that's not only about motherhood, but it's also the fatherhood. Yeah. Eh, tayo kalingwan ni San Jose. San Jose. Wow. Palagi ako masatingin pipagkwentong tamo kayong New Year's episode tamo. It's the motherhood and the fatherhood and the parenthood. Correct. The parenthood. You are right. Parenthood of the Holy Family. Holy couple. Ito yung dapat pa Mother's Day. Yes. Pero, may bukunin kaya katatapik kanya. Manito kang mother and father. Eke balo. Eke balo. Eke mamuking. Eke mamuking. Eke kumisaya mo keng may kumpisa mo yan kong James keng ting 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 ting. Wow, kasi Christmas eh. Ting 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 ting. So kailangan ting ting ting. So kailangan kanyang kong James si Sister Wengi kong Fair ne pag-isipan din ng mga nanay maging kwento ng parenthood of St. Joseph and Mary. Correct. Mary and Joseph parenthood. Ay kasanting nanita. Siguro itang bakit siguro next episode ka rin ko niya sabi yun itang mapipreempt yan mapipreempt yan Marvin siguro itang next question tamo na itang yes. Para kaya kayo po personally naman din personally uh-huh. Siguro this is a personal question na manayang personal answer kaya katamo yes kalikas na kakarog ko personal na Nano yung maging mensahe ng inining Pasko kaya kayo? Kaibat na ning pandemya? Or kabang bagya-bagya may kawalata na kayong pandemya? Tita Adel, nano yung inining mensahe na ning Pasko para kaya ka? Well, mensahe, huli siguro. Aro, emo ko pakyakan. Huli sigurong... Pagyan ko na pamo sana. Namamatin, kalala ko na pamo. Ning kaya kaming father of the family, ne? Kauukyat na pabanwa, I consider him as a saint, ne? Yes, and yes. Uling adwa na kami mong mitagan, sabi mi Pine, malungkot, uling first time ming I experiencing alayo, uling anyang atuya, ay masaya kami, palagi kaming kumpleto. Pero ngayon, it will be different. But I am happy, not because alayo, I am happy kasi bala mo si Jana kami noon naman to celebrate Christmas in a higher level. Uling I am able to give myself more time kaya ka na akong service to the church. Ne? Ala akong tatanggyan patse inaos na ako, minessage na ako, pwede ko akong mag-serve po at ang benge. Pwede ko akong mag-serve makanyan. Ala akong tatanggyan. Uling bala mo, miri nang kong freedom to be more for the church, for bangkan ita
Aliwayang klaseng celebration in kaya kami Pasko ngayon eh. But to be a family, yung plano may, muli kami kang atsiko. Tang atsikong may COVID na kinuha ko, kinukup ko kini. Ngayon niya ako naman yung munta kaya. But together with the, with her family, mag-celebrate kaming Christmas. So, that's the difference after 30 years na eh, mag-celebrate kaming midnight. Kaya pa aminsinin ba, karin ko mag-midnight medianoche ba noche buena with my sister with my own family so para kana ako siguro ikuha kong special gift from God for this Christmas. I am more free to give myself to the church. Agad kong kutang nanok po ing asaw ko kang apong dong kang apo seto kang ken kana akong Paris priest ne ken biblical apostle. I always ask, what can I do? How can I help? Ike kayo mismo anyang retreat seminar tamo ne paranong kondinat nanong asaw ko. So siguro I am feeling the freedom to give myself more. Sabi ko pinketang metong may ngutang kana ako. Ay, nung pwede ko mong magmadre, pasibayo ako. Pero nino, parang tanggap ka kongregasyon, nino tanggap ka ako, nino pang kongregasyon at this age of mine. Bala mo, I am freer to give myself back to God with all the blessings that I have received from Him. Ating kong takeaway kitang sinabi na Kong James. Unahan ako na rin, ating ko. Ating ko rin. Yeah, ako siguro, yun na naman ting. Wow, ikit ko siguro ketang celebration na gawa ng Tita Adele ang yan. Yes, it is true. There was an emptiness. There is an emptiness of Brother Roger. Gusto ko balag yung Brother Roger. So yeah, Rogelio. Empty itang space ita. Yet it's not an emptiness that he celebrate now, but it is the freedom of having putting more kaya kayang service na itang waman ating may wala kitang espasyo ng ita pero kinatmuane. Kinatmuane niya ang intention ng kanita. Yes. Share na itang emptiness na ita. Thank you for Karin that, Aliwang. Marvin. Yes. Kung James, at ikang amano kitang kang Tita Adela. Ako niya, I think Tita Adela na blamo niya akong dedication na Tita Adela. She always served. At dyan kitang needle na masakitse Tito Roger, yes. At tinya pa rin tayo kaya katamo, at alita siguro more than tayo. But I think na, it's not more, ako ay kausan more freedom eh. It's more of, dinina niyang mas kaya rin enforce niya paningin no, kaya mission na. Kasi, you know, yes. We always pray to the saints, na, their intercession. Parang sinabi na siguro ng Gino, ay, anong asawa mo? Kaya ka may nag-ask intercession. Yes, kaya be, may lalo na makanyan. Kasi pinking asawa na yan. And I really appreciate it. Diyan nga kaya maging close before. Yes. Yan ipa mo because of, I think that's the gift of the pandemic. Yes. Mas maging tang close na Tita Adela. Diyan ba, eto masyado niya. I love it. We always. But you see, ano nang Ginoo. Kasi, every Christmas, there will always be atin may wala, kaya ba't atin may dagdagan? Atin may wala, kaya biyata, atin may dagdagan. And then, happy na, and everything, kaya ni kumaniwala, everything is grace. Everything is grace. So, diyang nananggawin tayo. Kasi, experience ko na nang masakit siya ko ako, nang kanita pong masakit siya before. So, tang kwentang ko yung gastos niya, at mga namig cash siya. Pangan input niya, pero manangan may cash siya. At no ko rin, ba't nga sabi ko, naka mangwentay ako. Mamakay ko. But Tita Adela, I think the Lord really, everything is grace. And then, I know it's difficult, na, and especially during the eve. But I think Tito Roger will always be there. Kasi tingnan mo, yeah. Atin na akong intercessor. Ating ko po, wow, kalakas mo kaya. Kasi itang palo mo kon James Marvin, kwento po mo kaya kakabata mo. Anyang ikot-kot, anyang ilip miya keng kolumbaryong bitang kayang ashes king San Agustin. Itang paring main celebrant. Nung karakal din paring Agustinian na mix celebrating mass. Itang celebrant,
payo na ako, payo kami mikawani, palo mo, nasabi da ka na ako. Manyama na kulub na iparalayak yung apong ginoy i Roger. Anyang sabi na ka, Sister Ana, he is a saint, Ana, ne? Kasi pati retang dating squatter, kaya makakatkat kaya tang karelang property, may manyatang la at may mag-testify la nung makanano na lang sinopan Sir Roger. Para ka na ako, itamumang sabihan tang, he is already a saint, Sister. You already have an intercessor in heaven, Ara. Nya, ngayon yung panahon na iti, andat mga tiko, awsang kya naman. Please pray for JR. Please pray for JR's vocation. Babanggit ko na naman kaya ito. Eme Pabre ni JR. Ako ka rin decision na Eme Pabre. I agree with, I believe in you, in your statement, kong James, na I have an intercessor in heaven. Kaya medyo makabawi na akong bagya-bagya. Siguro may tama na ako rin bagya. Ang yan kaya kayo, ne? Before, well, I was not even close to the ACL. Pero nung kapila na lina ako PPC president, karita ako pala mo, maging close kaya kayo. Uling palagi kong patangin mag-invite si Banjo. Palagi kong na akong na excited kung excited mag-respond ka rin invitation. Law mo na, may kapunta ako petang ka nga pong apos seto, di ba? What? Nang kanyaman ito. So, this Christmas really is a different one. It's a special one. Yes. Sorry ha, marakal ko kwento na eh, Marvin. Kung James, sige na, naging mensahe na ning Pasko kaya kanya ning mamaalam tana. Mamaalam tana. ako I'll take it kaya sinabi ng Tita Del na kaya mo muna itang sasabihan kong second thing. Itang sabi na we pray for intangible. Yeah. Intangible. Yes, thank you for picking I think, that past two Christmas and this third Christmas, lalo na itong 2020, the Lord taught us na, kasi chutabaleya mo, alam mo kayong celebration, alam mo ni Claude masyado kinmali, tang, you don't need to spend a lot on a lot of material things. You don't need to, you survived the Christmas, you survived the pandemic, and itang, sabi na, in birthday ko can be as simple as it can be. Kanita. And sabi natin ko, we sabi natin ko, Marvin, tang smart giving, smart life, na pwede naman palang makanita mo kasimpleng Christmas. The past two nights of Venus are simple. Eh, kalupa natin before, ne? Kay, atin pa rin pa, mangan, atin pa rin kasi it's a way of thanking the Lord, ne, kada tam blessings. But it can be simple that you can still be happy. Yes. Ito yung akong akakit kong importante. And life is so difficult. The umisan, sabi ko, tinbali, ata masyadong pakagarbo. Manakal narugo rin ngayon, mangan. Correct. Para kala retang we know malinganin pa man yaluan niya. Well, and we just have enough for what we need. Minsan kasi matakal sobra-sobra na magluwat kaya rin. Totoo po ito. Pangat niya mo. So sabi ko, but ako pa na kumain ng inspection kaya rin. Alang magluto, gisa ng papaya. Gisa ng tapa, correct. Pamali. Kaya ba, wala ko po rin masasayang nasi ako. Natin sobrang nasi, i-freezer ya ako. Yes. Kaya ba, tipali tanya, bantay ya masira. Minsan kasi kaya rap, masisira pa rin eh. Correct. Pero, but for how many months, alin masisira? Oh, sabi ko, sayang. So, tsaka kumisan, kaya Neil, ka rin kaluguran. Kaya ba't natin hindi ugaling maglakwan ng ditak pa ang nasa? Habit ba? Kultura din ta. Sometimes I ask them, ha? Pwede ka nang kunyayan.
At alit atin lang bala mo pamahiin na ere pa kanap nap ere pa kanap nap in kaldero. O kaya ako it's more of sayang yan. Wow, sayang yan talaga. Sayang niya po. Well, kita mo nga man naman wala ka rin pamahiin. Para kaya katamo, sayang. Pero ating makanita. Siguro kayo po. Iya ko naman yung takeaway ko ngayon. Pangkanta ka nung tinambalikan. Iya ko po yung takeaway ko siguro ngayon. Ningining Pasko na itong nanay po yung mensahe na kanako ng Pasko after pandemic. Pandemic gave us the time for us to reevaluate, reflect, and rethink how we celebrate Christmas before pandemic. Sabi natin kong James Canita Garbo. Pero ngayon, ikita mong ayon din dyan na dapat smart. Kanita, pag mag-attend kong Christmas party, mamainip ko kasi no, parang karakalpitalak-talak, sabi ko mga niyan. Pero the last Christmas party that I attended is, pinamdaman mo na rin tao talagang bala mo amis din Christmas party. But they make it a point na nung nuka rin, it has to be celebrated differently. Na nung nuka rin kanita, bala mo lalabas may mo, baka nito yung Christmas bonus mo, kakuha may kaiba na ng Christmas party. But now, it's different. It's how we give value kitang celebration ngayon. And the pandemic, tiro nakatamo na nung nuka rin. Kanita po, atang Pasko, may pangawal kayo. Akwaitin dyan kanita, bakit kailangan may pangawal? Pero it's the value of touching. It's the value of the presence of one another that we celebrate. Kanita, itang tapik kenggul, ito ako balo. Itang something thoughtful, bakit kailangan natin kabudya something thoughtful, sabi ko. But now, dininanakatang panahon na nung nuka rin, dinan tayong value itang thoughtfulness da rin aliwa and you give it. Kasi po ta, mawala yung ulit kaya kayan. And magbalik kaya kayan. Ngayon pa mo, i-value mo ne. So, the value of one another, the value of togetherness, the value of celebration, the value of reunions, dininanakatangba yung panlalawi. At mas malalam appreciation karating maniting celebration. Ito po yung mensahe na ning Paskong bayo kay bat na ning pandemya ka na. So siguro magpaalam ta na a very short alam. Message kareng greetings kareng kaya katama kiramdam muling uy Pasko na it's 6 past 6 na po ne almost 7 o'clock ta na palang mayari. So ibieta ne in greetings ta mo ba kanita unahan ta na la. Sige po Tita Adele mamaya na ko kung ama nung siguro, greetings kareng kaya katama kiramdam. Lutana yung banuang aranasan yung pandemic, yung pandemyang COVID-19. Eneman makoyan, ne? At siyap manatili, ya? At enema katakot, uling balutan yung i-handle o i-manage, ne? Endemic niya mo kanyan yung COVID-19. Pasalamat tamo si Diyan na katamo ni nga pong ginun nung makanano tayang i-handle yung COVID-19. Ngayon may kalutan ng banuang karanasan at balutan ng i-handle, pigkalub na yung ginug, pagkalub ng normal at natural aparalan, yapin ng pamamunta, kareng tao, bantayran la, papunta king ginug, o diba? Ne, ing Paskong pangabait, alayang aliwang kabultugan, nunemu ing Diyos, mi baitya, at may kisawot ya, kekatamo. Yapin ng ing kabalduganan ning Pasko, ing Diyos mi baitya, at may kisawot siya kaya katamo, bankap mo na katamong lugod, at ituro na katamo nung makananong maging mi biebie, anting anak ning Diyos. Ne? Kaya, isundo tayo ng misyon. Punta lang tayo na, e tayo naman tiknang actually, mig online tamo mo, kaya katamong misyon. Pero ngayon, isundo tayo ng misyon, at punta lang tayo nala rin kay katamong kapatid, lalo na retang at yung peri-periya ng anang Pope Francis. Ne? At danan talang lugod, ing lugod amani ba't kingapong gino, uling makisawot siya kay katamo, kingapong gino. Merry Christmas po, simbata mo po, bilang kapasalamatan King Diyos, ama lugod kay katamo. Amen. Merry Christmas po. Okay, James. Ako po, I think it's the same message din niya ako po karing anak ng Friday. Sabi ko, let's be conscious when we give. Sana our intention is to make others people happy.
sometimes there's a thin line. Eh. We give because we want to feel happy, not the other way around. Sabi ko, you feel that happiness, fulfillment, it's a byproduct because you give people happy. But sometimes we're being trapped. We're giving kasi we want, minsan inisip na, we want to give expensive gifts, beautiful one than the others. Because we want na, wow, tapikanda ako gulot, kagaling naman niya. But I think it's the thought that we give to other people. It's more, the Christmas reminds us that when we give ourselves, when we give some things, we give ourselves to other people. And then it reminds us in our ordinary time na yung tao ka kailangan na tayo, we're also there present. The way Christ was present in us. Emmanuel, God with us. So, let's celebrate Christmas po. Merry Christmas man po kaya kayo. Simbata mo po. Alwaya po yung liturgy yan yung beng. Yan po po bukas sabak. Domingo po yes. Bukas. Sa alwaya po yung liturgy ta kanita. We celebrate it not only with our family, we celebrate with the whole community. With the community po. So, shout out po, karangan pong makiramdam, karangan pong kaluguran. Kung ano ko babanggitan po, tati ko nga miss, makai ko po. Ma-principal ko pa. Okay, yeah, so nakalasalamat ne. Siguro ako in to cut the long story short ne, the giving is just the diesel of the engine. Wow. Engine na nung nuka rin, magpayandariya keng engine of love and happiness and fulfillment. Siguro fulfillment po rin. Manong nuka rin. Potang memiya ka, you feel fulfilled. Kasi yes. Balamating kang ating miragdag kaya ka ng bewasan mo yung sarili mo. Atin at atin magbalik kaya ka. And it is the karinya mag-spinning love, karinya mag-spinning happiness. Every time we do the act of movement and that is giving. Because when you give, you receive something. So ngayong Pasko po, ne, dakila pagan na kayo nga pong ginukyakatam. Pero may itong pagan na kayo nagyakatam. It's, potang, you cannot give what you do not have. Nung sukal yung lubay nga tsukin puso mo, bota itay nga ibiya mo karing alimang tao. Sabi na ping tita Adel, linisan niya yung puso, ban kanita potang may miyaka, malinis siya yung kaya kang maging intention. So dakal pong salamat kong James, tita Adel, ngayong bengin eh, at neka santing at neka kamining fulling pa maglub na ning Pasko lalo na keng Laiko Lab ka uling dininan tayong bagong kwento kaya itong milabasan Domingo sabi ko it's the replay of the 21 Christmas but it is the different story now it's the Paskong 2022 so dakal pong salamat keng pamanan Tabeyo at pami pagkwentuhan tamo balo ko magsadyata ng pareho para keng kakatamong Noche Buena. Sana enjoy tayong para-para. Kaya beda rin kaya katamu. Pamilyang lulugod magmasabal at mamaya pakamal kaya katamu. So, kambera po rin bibili King Archdiocesan Council of the Laity ng Archdiocesis ng San Fernando, Pampanga. Ini po yung programang makiramdam at magparamdam. Laiko Lab ka. King Radyo na ng kaya katamu Archdiocesis. DWBL 91.9 Bright FM. Ako po yung Kuya Marvin. Ako po yung Brother James. Ting! Ako po si Sister Adel. Mamuna kayo po at pasalamat kaya kayo nga. Merry Christmas po. Merry Christmas. God bless everyone. Mimingatan mo po palagi. Ay kong dakila pinagkalata sa paskas ng poong may kapal, tinawag kong maging halagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-as at pagsamba, ihandog sa ina. Mabuting balita ni Kristo sa gawa.
salita mo. Ika'y hinilang tumayo, saksi sa bagong milenyo. Ay kong dakila pinagpalaka sa baskas ng poong may kapal. Hinawag ko kasat pagsamba, ihandog sa ilang simbahan. Kaisa ng mga pari, religyoso at mga madre, laiko ika'y itatangi sa mataas na tungkol. Kapwa'y magsisilbi, magkalay ng sarili. Ay kong dakilang pinagpalaka sa basbas ng kong may kapal. Ginawag kong maging alagad ng pagbabago sambayanan. Pag-ibig, pag-asa, pagsamba, ihandog sa ilang simbahan. Dahil ko lakas ng simbahan, daan ng kapayapaan. Dahil ko apostol ng ilang na